Okay, you know. Hey, what's up guys? What's up mga Karo? Welcome back sa ating channel. So, ilang updates lang gusto kong gawin dito sa video na to guys sa mga Karo. Kasi, it's 12:28 in the morning and hindi pa ako makatulog. So, mga pre, yata pagod ko. Kasi kanina, nag-shoot kami ng mga ilang videos kasama si Jeff G All The Way sa BGC. Tapos, ayun, ilang mga pictures kung saan natin ginawan ng or kinuhanan ng ilang clips at picture yung ating bagong riding boots. Ayan. So update lang guys sa mga Ka-Aro. Ito yung ating bagong riding boots. As you can see, napakaganda. Okay. Ayan o. So ito ay gawa ng Global X Company or Global X Brand. We will make a review of this in the next few days pagka nakuha ko na yung technical details or technical specs nitong sapatos na to. One thing for sure is I am enjoying it. Talagang na-enjoy ko siya guys at mga Ka-Aro. Dapat nyo to abangan kasi may promo to for just 1 month. So, ito ay nagpe-pre-order na sila. Kung hindi kayo nakafollow sa ating page, check out the link sa ating sa video description para mapuntahan nyo yung page nila kasi for the meantime, pwede kayo mag-order nito under pre-order na may promotion, syempre may discount guys sa mga Ka-Aro. Samantalahin nyo yun, kasi na medyo na papaos na ako. Kasi medyo pagod na, okay? Pero hindi makatulog yung isip ko eh. Anyway, so ngayon, one more thing. Yung ating stock nito, pakonti na ng pakonti, dun sa mga hindi pa bumibili. Bilis-bilisan nyo ng konti kasi baka maubusan kayo. May nag-comment sa atin kasi na sana huwag maubusan ng stock. And actually sa Shopee, si Ka-Aro. Kalimutan yung pangalan niya. So yun, napakaraming umu-order nito sa Shopee, sa Facebook, Marketplace, saan pa. Siyempre, sa mga nagdi-drop by sa ating shop. So yun, order na kayo, pwedeng pag-maintain. And in fact, another thing na gagawin natin dito sa video na to is that sasagot tayo ng mga ilang katanungan. Kasi ang dami ko nang natatanggap na katanungan. At sobrang haba na. Okay, so sagot tayo ng ilan, okay? Sabi dito ni Ka-Arong Michael L. Ganun na lang gagawin ko kasi ayokong sabihin yung buong pangalan. Baka hindi pwede. Sabi niya, Ka-Aro, pwede ba yan pang-maintenance sa ceramic, naka-ceramic coating na. So, ito yung tinutukoy niya. Okay, again, this is our quick ceramic coating spray. I'm selling it for $5.99 lang sa Shopee. Check niyo yung link sa baba, sa description, para maka-order kayo nito. Okay, and 250ml na to, matagal na gamitan na to and very effective na pang-maintain ng matte, glossy, plastic, painted materials, plastic trims, almost everything sa motor ninyo including even mags. Okay, syempre huwag lang gulong kasi sayang lang. But anyway, yun, yun ang tanong sa atin, Ka-Aro pwede bang pang-maintain sa naka-ceramic coating? Definitely pwede. Okay, ito naman galing kay Joselito A. Kapag po ba spray paint na aerosol ginamit pang repaint ng halimbawa ng fairings ng motor, ayos lang po ba na ceramic coating or PPF? Okay. Well, po pwede naman Ka-Aro, Joselito. Okay. Yun nga lang, kung ako tatanungin mo, hindi ko i-advise na gawin yun. Bakit? Para sa akin, kung lalagyan mo, I mean, unless you are professional sa paggamit ng spray paint na aerosol, kadalasan kasi ang finish ng ng aerosol hindi siya ganoon kaganda. More on parang pang band-aid lang kasi pang mabilis na ayusan lang pag may mga nagasgas lang. Normally ginagamit ko 'yan pagka sa may bandang baba ng sasakyan, halimbawa sa recall that sa skirt. 'Yan. Pero pag halimbawa sa bandang taas ng sasakyan, hindi ko siya gagamitin. Bakit? Hindi siya maganda kasi. Okay, unless again, you're an expert in using it. Pero ngayon, kung maglalagay ka niyan at isi-ceramic coating mo, pwede. Yun nga lang, baka mamaya, in the next few days lang, pangit na kinalalabasan, sayang lang. Okay? And then, syempre sa PPF, well, PPF, it's a different thing naman kasi. Kung pag narap ng PPF yan, most probably magiging maayos naman. So go ahead, you know, pwedeng ano, unless hindi even yung distribution ng kulay, then that's a different story. Lalong-lalo na hindi ko i-recommend i-ceramic or even i-PPF yung ganyan. Okay? So another question, naka-ceramic naman ng kotse. Hindi, iba pala yan. Ito, tanong naman to ni Raf. Boss, ayos
lang po ba yung motor kapag kapag ceramic coated na? Oh, tinatanong niyo kung po pwedeng i-buff yung motor kapag ceramic coated na. Guys at mga ka-aro, ang pagbabuff po normally ginagawa yan prior or before ng pagsi-ceramic coating. Bakit? Gusto mo bago latagan ng ceramic coating yung sasakyan mo o yung motor mo ay smooth ang finish. Hindi siya rough. It's very ideal na ganun. Okay? Ito na lang tandaan natin guys at mga ka-aro. Bago tayo maglagay ng ceramic coating, you'd like to prepare the paint na talagang very smooth kasi yan ngayon ang tatakpan mo ng ceramic coating. Remember, ang ceramic coating ay magiging sacrificial layer ng ating pintura. Kaya, pag nilagay mo dyan, natuyo na yan, huwag mo nang ibabuff naman. Okay, sayang lang yung pera mo. Okay? So, I hope nakatulong yan, Kaaro Raff. Ito naman. Ito, sabi ni Kaarong Eps with a Z. Sabi niya, di po ma-void warranty pag nagpa-ceramic kayo sa mga Kaaro. I believe wala namang nagpapa-void ng warranty sa pagsi-ceramic coating. Okay? Ceramic coating, in fact, hindi siya halos noticeable pagka nilagay mo sa ibabaw ng pintura. Kasi mas lalong kikintab, in fact. And ayun, I don't think so. Okay? Ito, may nagtatanong si Kaarong Dedge. Ewan ko paano ba ito. Sir, how much ang 2023 Ford Territory kung papapaceramic coating sa'yo? At gaano katagal gagawin? Gaano katagal gagawin depende sa condition ng paint na pagagawa natin. So, sometimes 2 to 3 days, sometimes even up to 4 days. Depende. Tedious ang pag-ceramic coating dahil syempre kailangan nating i-prepare yung pintura na sasakyan natin bago mag-ceramic coating. Sa presyo, well, depende. Okay? So may nagtatanong, meron po bang vouch sa Davao Ecoland? Wala pa, Kaarong Armando. Okay, ito naman, may tanong si Kaarong Ronello. A, sir, ano po ba magandang coating para sa glossy gray? Well, ang coating naman kahit anong kulay, mapa-dark, mapa-light color, it's okay as long as it is legit. Ibig sabihin, hindi yung mga mumurahin na nabibili natin sa Shopee or sa Lazada or kung saan mang website. Meron kasi, may mga lalong-lalo yung mga masyadong mura, 200 pesos, 300 pesos, medyo magtaka ka na. I can't say 100%, I'm sure, syempre. Pero, nakapag-test na ako ng up to 400 pesos and wala, parang wala lang. Okay? Para ka lang naglagay ng kung ano man. Baka nga mas maganda pa yung ceramic coating spray natin eh. Okay. Ayun, ito, siguro ito na lang last natin guys sa mga Kaaro. Sabi ni Kaarong Ira Jane, do you recommend po ang DIY ceramic coating sa mga walang budget? Okay, so, sabi ko sa kanya, I really would not recommend DIY ceramic coating. Lalo kung newbie ka, pero kung may ano ko naman na, kung may experience ka naman sa detailing or nag-research ka na medyo nakakapakapa mo na yung proseso, then I guess, yeah, go ahead. Okay, ang pag-DIY, mas maganda siya gawin pagka luma na yung gagawin mo actually. Pagka bago na kotse, halimbawa, or motor, medyo hindi ko siya i-recommend. Okay, it requires, I guess, kahit paano knowledge pagdating sa pag-detail ng motor at sasakyan. Ayun, mas mabuti siguro gamitan mo na lang ng ating ceramic coating spray. Mas okay pa yon. Ayun, very safe. Spray lang yon, apply mo lang sa towel, apply mo lang sa applicator, kahit yung cotton, tapos sinapatuyin mo ng 1 to 2 minutes, tapos i-buff mo lang. So, sige no, ganda nun. Okay, well, I guess that's it muna guys at mga Kaaro. Pasensya na, medyo mabilis ang video to dahil dami ko ng mga nami-miss, dami ko ng mga nalalampasan na katanungan. Pero if you have any question, feel free, comment nyo lang sa ating comment section below para masagot ko at makapagbigay naman ako ng kasagutan dun sa mga katanungan ninyo regarding sa ceramic coating guys mga Kaaro. So again, that's it muna. Well, ride safe and drive safe all the time. God bless. Thank you so much for watching. Good night. Okay, bye for now.